Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang aso na mukhang raccoon, ang aso sa Amazon Forest na magaling lumangoy, at ang aso ng Australia na magaling manghunting ng kalabaw. Umpisahan natin sa aso na sa unang tingin, aakalain mo pangkaraniwang aspin o asong Pinoy. Sila ang mga witch dog o mas kilala sa pangalang asong gubat. Makikita ito sa Pilipinas. Tinawag din itong tiger dog dahil sa brindled o reddish brown itong balat at itim na stripes na nahahawig sa tigre. Mahaba at maitim ang ngunso nito na may tenga na palagi nakatayo. Tinawag itong witch dog dahil sa sinuunang paniniwala na ang aso na to ay mga espiritu ng kabundukan o mga supernatural beings. Meron itong mahahaba at matutulis na kuko gaya ng sa pusa. Mahilig kasi itong umakyat ng puno kung saan sila humuhuli ng mga kaing ibon. Kaya pag hinabol ka ng aso na to, wala kang takas kahit umakyat ka pa ng puno. Ayon sa sumusuri ng witch dog, sanay itong mamuhay sa gubat bilang wild animals. Ayon sa mga pet owners na may alagang witch dog, malakas ang killer instinct ng mga aso na to at handang patayin ang kasama nitong hayop gaya ng pusa, manok, kambing at pati na ang ibang aso na hindi nito kilala. Dahil dyan, may mga nagsasabi na ang witch dog marahil ang mga tunay na sigbin na pumapatay sa alagang hayop sa probinsya. Maliban sa Philippine Eagle at Higanting Sawa, ang mga witch dog ang isa raw sa pinakaunang hunter o maninila sa kagubatan ng Pilipinas. Gayunpaman, maamo ito sa mga tao. Hindi rin daw ito nakikipag-mate o nakikisiping sa ibang lahi ng aso. Pawang kakaiba ang mga witch dog sa lahat ng aso, kaya ang American dog researcher na si Tom Asmus ay nagsulong upang makilala ng World Canine Association ang witch dog bilang isang bagong discovering breed ng aso. Noong 2015, nagpadala siya ng DNA sample ng witch dog o asong gubat sa laboratoryo ng World Canine Genome Project upang mas mapag-aralan kung isa nga ba itong purebred o panibagong species ng aso. Aabutin pa ng 20 years bago pa kumpirmahin ng mga scientist kung ang mga witch dog ba ay isang bagong tuklas ng breed o species ng aso. Kung magkataon, ang mga witch dog ang pinakaunang breed ng indigenous dog na makikita sa ating bansa. Siguradong sisikat na naman ang Pilipinas dahil sa dami ng mga dog lover na gustong makapag-alaga ng witch dog. Ikaw, nakapag-alaga ka na ba ng witch dog? Comment down below kung anong naobserbahan mo sa mga aso na to. Kung ang balat ng witch dog ay kamukha ng sa tigre, alam mo ba na mayroong uri ng aso na kamukha ng raccoon? Yup, sila ang mga raccoon dog o tanuki. Makikita ito sa Japan at ilang bahagi ng China, Russia at Korea. Meron itong scientific name na Nystereoides procyonoides at kasama sa pamilya ng Canidae na kinabibilangan din ng mga aso, wolf at fox. Kasing liit lang ito ng aso na pug at may timbang lamang na 5 hanggang 6 na kilo. Kakaibang raccoon dog sa lahat ng mga aso dahil ito lang ang dog species na marunong mag-hibernate. Talo pa nito sa patagalan ng pagtulog ang aso mong antukin. Bago pa sumapit ang taglamig, palaging abala ang mga raccoon dog sa paghahanap ng pagkain upang makaipon sila ng sapat na taba. Hindi ito mapili sa pagkain dahil kakainin nito kahit ano, gaya ng daga, palaka, insekto, prutas at maski na ang basura. Bago mag-hibernate, ang timbang nila ay 7.5 kilos. Pagkatapos ng hibernation, babagsak ito ng 3.5 kilos. Kaya ang mga raccoon dog na kulang sa pagkain ay maaaring mamatay sa hibernation. Oh no! Sa tuwing walang makain, kinakain nila ang sarili nilang pupo para walang masayang. Para sa kanila, di bali nang mabaho ang hininga, basta wag lang malagutan ang hininga dala ng matinding gutom. Ang mga raccoon dog na siguro ang resulta pag nagkain laban ang aso at raccoon. Ngayon, lumipat naman tayo sa masukal na gubat ng Amazon Jungle para makilala ang aso na hindi takot mabasa. Ito ang mga bush dog at palagi mo silang mamamata ang lumalangoy sa ilog. Walang binatbat ang aso mo rito na takot mabasa ng tubig. Good job! Oh no! Meron itong web feet gaya ng sa paa ng otter. Meron itong nguso na kamukha ng sa oso.
maikli ang binti nito na parang pandakekok na aso. Gayunpaman, ang mga bushdog ay isa sa pinakamahusay na hunter ng kagubatan. Paborito nilang huntingin ang mga capybara, agouti, at sa tuwing sila ay sinisipag, kaya nilang pabagsakin ang isang baboy ramo. Ang mga bushdog ay highly social animals at ang bawat grupo ay binubuo ng 12 miyembro. Palagi silang magkakasama sa kung saan man pupunta ang pinuno ng kanilang grupo. Ang kanilang scientific name ay Espeiotus venaticus at ang pinakamalapit nitong kamag-anak ay ang Maine Wolf na sobrang kabaliktaran ng bushdog dahil sa mahaba nitong binti. Wow! Inggit ang bushdog sa mahabang legs ng pinsan nilang Maine Wolf. Sa bansang Brazil, tinatawag nila itong vinegar dog. Ang ihi daw kasi ng aso na to ay maihahalin tulad sa amoy ng suka. Importante sa mga bushdog ang kanilang mapanghing ihi para itaboy ang iba pang hayop na gustong pumasok sa kanilang teritoryo. Isa ito sa pinaka-rare na species ng wild dog at sobrang bihira lang itong makita ng mga siyentipiko. In fact, nitong 1939 lang nang unang namataan ng mga scientist ang aso na to sa gubat ng South America. Kaya may mga nagsasabi na marami pang species ng wild dog ang naghihintay pang madiskubre in the future. Sana may madiscover sila na aso na may lahing elepante. Mula sa Amazon Jungle, lumipat naman tayo sa mainit na rehiyon ng Australia para makilala ang next na amazing wild dog. Ito ang mga dingo at sila ang pinakamabagsik na predator sa lugar na ito. Ang mga dingo ang kinatatakutan ng mga kangaroo at kung bakit natutong kumilos ng mabilis ang mga hayop rito. Ito ay upang matakasan ang matatalinong dingo na palaging gutom. Kamukha lang din ito ang pangkaraniwang aso at tumitimbang lamang ng 10 hanggang 15 kilo. Kung gaano man kaliit ang katawan ng aso na to, bumawi naman sila sa kanilang husay sa pang-hunting. Gaya sa video kung saan mag-isang tinutugis ng dingo ang baboy ramo. Naging feral animal o peste ang baboy ramo sa Australia, kaya malaki ang tulong ng dingo sa pag-ubos sa populasyon ng mga baboy ramo. Mabilis kong tumakbo ang mga dingo at kaya nitong umabot ng 60 kilometers per hour. Dahil dyan, walang takas sa kanila ang emu na pinakamalaking ibon ng Australia. Importante sa buhay ng mga dingo ang teamwork dahil ito ang kanilang paraan upang mapabagsak ang malaking prey. Sino mag-aakala na ang asong mukhang kalye ay kayang manghunting ng kalabaw? 5 beses na mas mabigat sa kanila ang kalabaw pero nagiging posible ito dahil sa pagtutulungan. Ang teamwork at cooperation ang isa sa pinaka-nakakahangang katangian ng mga aso kaya magaan ang loob nating mga tao sa mga hayop na to. Ikaw, aling species ng wild dog ang gusto mong susunod na talakayin sa FTP channel? Comment down below nang mabasa ko ang inyong suhestyon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rickson Antipala, Robin Andre Caballero, Ken Tamayo, Auntie Kenya, Aaron Jan Matulak, Kalison Tolentino, at Kirby and Tristan Vlogs. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!